evening, everyone, especially to our distinguished participants. Ladies and gentlemen, it is our pleasure to welcome you here again this evening to the second part of our AutoCAD webinar series entitled The AutoCAD Tips and Techniques. So hello guys, good evening. Okay, so ambaw may object tayo guys. This is a sample object only guys. Huh? Okay. So ang mouse kasi guys, may especially ang gamit nito yung ano, lalo na yung may roller, okay? So ang gamit nito yung pag-roll, zoom in, zoom out, pag-pan. So ituturo ko paano gamitin. So pag zoom in, pag i-roll mo yung zoom out, yung pisa tayo zoom out guys, pag i-roll out mo, backward yung roller mo, yan. Tinatawag na yung zoom out. Pag i-forward mo naman yung roller mo, yan, zoom in. Pag ipipress mo naman yung roller, pag i-press dyan, may kita mo yung kamay, kung saan mo dalhin yung object, yan, tawag yan ay pan. Okay? Okay guys, ha? Para alam yung kabisado nyo paano gamitin yung mouse, kasi baka magtaka kayo. At para din sa hindi nakakalam, ganito po yung ano. So pag gusto mo i-zoom out, i-roll mo lang yung roller mo sa mouse mo backward. So ganyan. Okay? Pag gusto mo i-zoom in, gusto malakihin, i-roll mo yung roller mo sa mouse mo forward. Okay? So pag gusto mo lang hawakan, gusto mong i-lipat-lipat, i-press mo lang yung roller mo sa mouse mo at ganyan. Okay? Yan po ang gamit ng mouse. Kasi importante po yung ano, paano gamitin yung mouse dito sa AutoCAD guys. Okay? So, by the way, ito. So, tatanggalin natin yung muna guys. Medyo sa gabal yung ngayon sa gilid o tatanggalin. So may option yan. So, either dun taga dito sa view, uses. So nawala. Kung gusto mong ibalik, ganyan. Pero mas maganda nandito siya dito sa gilid. So dito natin ilagay. Kasi yan o, oh, laging sumasama. Pag mag-drawing time, medyo sa gabal. So ilalagay natin sa gilid. So ang gagawin natin is, type natin uses icon. Okay. Tapos i-type natin yung origin. Oh, so nandito na yan sa gilid. So hindi na yan sumasama. Nandyan lang yan lagi. Okay? So, let's start. Continue tayo dun sa shortcut ko na hindi ko na-discuss last time. Okay? So balik tayo dito sa home. So last time, ang pinaka tinuro ko na yung line. So ngayon naman, ituturo ko yung command ng paano mag-extend. So, extend command. So, halimbawa, may line kayo, polyline. This is line. Press F8 para ma-straight. Okay. Copy mo na lang. Copy. Then, may polyline ka dito. EX. Okay. Enter. Extend. Okay. Guys, na gets nyo? Another example ha. Copy on this one. EX. Extend. Yan. Okay. Another example. Copy ako ulit. Pag mag-extend kayo ng line guys ha. Okay. Copy. Yan. Pag mag-extend kayo ng line, ang command ay EX. Okay. So, get. So, punta tayo sa topic natin ngayon. So, I hope na ano mo kayo ha. Punta tayo sa topic ngayon. So, punta natin sa mga natin. So, by the way guys, yung topic natin ngayon ito, for August 12, at saka naka-Excel ito, at for your information, yung Excel, pwede mo mag-copy dito sa loob ng AutoCAD. Copy mo lang. So, medyo maliit. So, lakihin natin. Okay. So, topic natin una ngayon, oh, see? Extend, naturo ko na sa inyo. So, ulitin ko. Tumo natin ng konti. Okay. So, extend. So, command extend. PX. Okay. Kahit saan yun, guys. Basta ay gusto mong i-extend. Yan.
Copy ko ulit. Ulit ko pala mano. Extend EX. Okay. Well, gets yun na. Okay. So, next naman topic natin is ito. Magkaparehas na to guys. Yung line with angle, polyline with angle. Yung line nga, may angular siya. 30 degrees, 45 degrees, mga ganun. So, at magbibigay ako ng sample nito guys. Ngayon, okay? So, madali lang naman to. So, yung line with angle. So, line with angle. So, nabawa. So, i-create natin. Bawa 20. Okay. So, angle ka ng 45. So, nabawa 30. Shape angle. Shape angle guys, ito. Shape angle. Ba? Ay, sandali guys ha. Iangat ko muna yung command editor para makita. Okay. Ito yung command editor guys ha. So, para makita nyo yung ano. So, ulit tayo. Balik tayo. Uli line. Okay. For next line, may angle tayo. So, what? 20. Tapos, shape angle. With shape angle 45. So, para 20 degrees. 20. Yan. Escape. So, paano i-check kung 45 ba yan? So, dito nga tayo sa line dimension. Punta natin ang base. Mga dito. Mali yata ako. Ulitin ko guys, ah. Parang mali yata ako. Okay? Nagkamali ako. Kinakabahan ako. Okay. So, 10. Okay. Enter. Angle is 9 ko na lang muna yung ano guys. Yung angle. Yung mouse ko. Dali lang isa. Technical difficulties. Yung mouse ko, napaka ano. Wala dumagalaw. Okay. So wait. Okay, naka-enable na siya. So, double check. 45 degrees. Kasi, tama guys, naka 45 degrees na, okay? Nais ko lang yung upuan kasi magalaw. Okay. Ulitin natin guys, yung lines with angles sa polygon with angles, ganito yan. So, polyline. Ikaw, nag-type ka ng 10. O, purunahin muna natin yung ano baseline. Okay. Tapos, next point mo, so gusto mo siyang 5, tapos shape angle mo. Okay. Shape angle. Unahin muna natin yung ano, 45. Yan. Okay, escape. So, makikita yung base mo. 45 ba? Check natin. Natama. Okay. 45 guys. Okay. So, gagawa tayo ng ano nito guys, sample. So, hanap tayo sa ano, internet nito. Paano may mga sample doon eh, gagawin natin para madaling maintindihan. Lines with angles, polygon, polyline with angles, pareha lang yan. So, ito tayo dito. Ano tayo, internet. Tayo, lines with angle. Lines with angle with AutoCAD.
image. May mga sample nito. Ah, ito, ito. Try natin to, guys. Okay? So, kopyahin natin to. So ito guys, pwede na itong copy ito ha, Excel, picture, image. Pwede mo mag-copy sa loob ng ano, ng AutoCAD, model space. Dali, titik ko muna yung dimension nito kasi nilang ko millimeters to. 80. Okay. Wait lang guys ha. 80. Okay. So, insert ko lang guys kasi dito hindi ko nalagay yung ano paano gumawa ng dimension. Insert ko na lang, okay, para meron tayong dimension kasi ito maliit eh. Kailangan pa nating i-zoom in, okay? So gawa tayo ng dimension natin. So check muna natin yung units nito. Gawin natin millimeters. Okay. Save as. Dito na ako i-save sa desktop ko. Cut topics sample, okay, save. So paggawa ng ano guys, actually yung AutoCAD meron na siyang dimension na ano built in, so pwede kang gumawa ng sarili mo o merong standard na sinusunod. Halos kasi dito guys sa pinagtatrabuhan ko may standards lang sinusunod na dimension, pero as this exercise ituturo ko sino yung gumagawa tayo na. Dimension style, okay. Okay. So, see, nakikita mo yung standard. So, gagawa tayo ng bago. Paano? So, madali lang to guys. Gagawa ka lang na, i-click mo lang yung new. Okay. So, new style mo, pangalan mo. Sabi, kabihin ko lang na ano. Ang kinitim. Yan. Sample mo na lang, guys. Continue. Okay. So, yung kulay. So, okay na yung lines. Nakikita nyo dito, guys. So, yung symbol niya. So, kung gusto mong palakihin yung arrow niya. So, ito. At gawin mo. One. Two. Ito masyadong malaki. So, 1. Masyadong malaki. So, 0.5. Masyadong malaki din. So, adjust natin. Yan, 0.3. Okay? Pwede natin na mamaya, guys. Kung paano. Alam ko may standard ng ganito. So, ito yung gawa. Itong standard ito. So, mamili ka ng anong klase ng text gagamitin mo. So, Romans. Then primary units mo. Okay. So, yan. So, balik tayo dito sa symbols and arrows. Kung maliit lang yung 0.3, gawin natin 0.4. Then, punta tayo sa lines. Lalagyan natin ng kulay. Yellow. Tapos yung another na line. Green. Ano yung deep. Ano lang kulay? Red. Ayan. Okay? So, i-okay natin. So, may Vivus TV na. Dimension tayo. Set as current. Okay? So, close. So, i-check lang natin yung dimension guys na ginawa natin. So, punta tayo dito sa view. Okay. A view. Annotate. Okay. Dito, annotate din. Kita yung standard. Okay. Okay. So, ang gagawin, i-edit natin yung text. Malaki yung text. So, i-dim style natin ulit.
Saka dito sa text, 3 na lang, okay? 3 na lang. So, apply. Close. Then, yung symbol niya, check natin. I-close muna natin, okay? So, set as current. So, lumiit. So, check natin dito sa dimension na to, okay? So, makikita natin. Kunwari guys, ganito na, 80. So, naka-scale na to siya guys, so 80. So, umpisa natin to guys ha. Sundin natin tong itong graph na to, lines with angle. So, parang maliit yata yung arrow. Lakihan ko muna yung arrow guys ha. So, dim style. Vivos dim, modify. Okay. Yung arrow pala, tingnan natin. Tingnan ang 2. Set as current. Close. Ayan. Medyo malaki-laki ng konti. So actually, paggawa nitong dimension, guys, is depende sa'yo. Kung gagawa ka na sa'yo, kasi sa kumpanya kasi namin, ulitin ko, may standard siya ng ganito. Kasi ang paggawa ng dimension, may dimension pa kahit sa nabubulol ako. Dimension para sa klase ng size ng papel, may A1, A0. So ito kasi, wala naman tayong ginagawang gamit na papel, so ito sa akin na to ha, sa akin lang dimension na to. So okay, so gagawin natin guys, sundan natin tong yung graph na to. So okay, ito guys ha, as per this line with angle and polyline with angle, parehas lang to sila. So kahit line na lang yung gagawin natin, so umpisa tayo dito. So 15, so 15, okay. Then, 80. Ito guys, is 80. Okay. Then, above 60. Okay. Okay. Stop muna natin. Kasi alam na yung next, from this point to this point is my angle is 67. So, kailangan natin ng to guys, mathematics. Okay. So, alam ko mga engineer kayo, alam nyo to. Okay, so ganito gawin natin guys. So alam naman natin na kung ganito, pag i-set natin to, 90 degrees to siya. Okay? Paano yung maniwala, ito natin dito. Okay? So, check the angle. Angle. Okay? See, 90 degrees siya. So, ang gagawin natin is isa-subtract natin itong 90 degrees na to minus 67. Okay? Para lalabas yung angle na ganito, inclined, 67 degrees, okay? So, gamitan natin ang calculator to, okay? So, 90 minus 67 equals 23. So, i-gawin na natin to, i-hide na natin to. So, ang angle nito guys is 23 from the 90 degrees. So, line of polyline. So, una natin yung angle. Angle mo. So, nakasulat na yung angle, 23. Pag 23 kasi positive guys, papunta sa taas. Kung papunta sa baba, negative 23. So, ulitin ko ha. Polyline. Line shift angle minus 23. Yan. So, kano yung haba niya? 65. Okay. Escape. Okay. Nubo ako. So, next naman guys, ito naman. 45. Yung haba niya, pero yung dimension niya is 99. So, anong gagawin? So ang gagawin niya guys, ang gagawin natin is 180 i-minus natin ang 99 degrees. 180 degrees minus 99. Correct me if I'm wrong, okay? Hindi pa hina ako sa math guys, okay? Calculator. Tama yung calculator natin. So, 180 minus 99
81. Okay. Online. Online natin. Shift angle. Oh wait, gumagalaw yung mask ko. Tama ba? Okay, check natin guys. 45. Pag mali ito, mali yung calculation natin. 76. Okay. So 99. Natin yung angle nito. So 157. So minus natin ng 199. So mali yung ano natin. Assume na 180. So tatay dito sa calculator. Calculate. So 157 minus 99 equals 58. Okay. So, try natin yung 58. So polyline. Okay. Then shape angle 58. Yan. So yung haba niya is 45. And guys, stop natin. So natin 49 ba, 99 ba. Ayan guys. Okay? So ginawa natin yung ito kasi dito guys. So zero from this angle to this angle is 157. So 157 sinubtract natin yung 99. So nakuha natin yung angle na to. Okay? 99. Okay? So the next point is 30. Okay? So pakyat 30. The next is so guys, 139. So ganun din ang gagawin natin guys, 139. So, pag ganito kasi yan, 90, 0 degrees to. Pag ito, ito is 90 degrees. So, 139 minus 90 degrees. So, 139 minus 90 degrees is 49. So, magaling natin to. Okay. I-move natin ng konti sa baba guys, ha? Para ano. Okay. So, how much is 49? So, okay. Shape angle. So angle guys is 49. Okay. So ang haba niya is 36.25. Okay. Then this line guys, from this line to this line is 80. So 80. So tanggalin na natin to guys. So from this line to this line is oh, wala nang binigay na ano, distance. So, ano na lang natin to. Okay. So, iti-check natin guys kung tama ba yung dimension nila. Ha? So, gamitan natin yung, unahin natin yung angle. So, from this one is 67. Okay. So, 67 degrees, 99. Then, from this one to this one is 139. So, okay. Correct guys. So yung dimension niya, pag ganitong naka-incline guys, ang ito yung choose yung dimension, itong align. Okay? So click natin to. 36.25. Okay? Then itong ano naman, itong naka-incline, 65. Yan.
Then yung iba, nag-straight na. Ito naman 80. Ito hindi siya ginawa, pero ito is 45. Okay. Yan. Ito 44.58, pero wala siyang dimension. Ang binigyan niya is 38 degrees. So paano i-check yan? Kung tama bang 38 degrees yan, hanap tayo ng base line yan. Ganyan. Reference line. Tapos i-check natin yung angle nito kung 38 degrees ba. Okay, so angular. Oh, tama guys. So guys, ito na yon. So tumama yung ano natin guys. Medyo alanganin tayo sa computation. So yung mga matatalino sa math dyan. Yun. Okay. So ito yung sample ko guys dito sa line with angle at polyline with angle. Parehas lang yun yan. Okay. So line with angle, polyline with angle, parehas lang yun yung kuman. Kung ano yung gagamitin nyo dito. Katulad nito. Okay. So try din yung kayo guys mag-practice na ganito. Okay? Maraming sample dyan sa internet. Ito sa Google, maraming sample dyan. Hanap-hanap tayo ng ano, mga sample dyan. Okay? Maraming sample dyan. So tapos na tayo dito sa X10. Nag-insert tayo ng panibagong kuman yung paano gumawa ng dimension. So punta tayo dito sa scale saka offset. So ang scale kasi guys, magagamit lang to pag ano, pag may mga halimbawa sa akin, nasa ano, mga MEP device sa akin, gadget, yung sobrang laki. Okay? So, mas maganda ito pag sa perfect square, pero pag hindi perfect square, yung dimension lang yung reference na in-scale mo, yun lang yung masusunod. So, example ko kayo ganito guys. Ha? Halimbawa, may square kaya na 500 by 500, 50. Malaki na ba 500? So, malaki yung 500 guys. Gawin natin ng 100. Okay. 100. Ulitin natin. Gagawa tayo ng square dito tayo sa ano. Polyline. Polyline lang guys. 100. Enter. 100. Enter. Okay. 100. Enter. 100. Escape. So, para ma-check yung ano, dimension niya, kung may nagawa naman tayong dimension, okay? Difference and difference. Okay? So, yung sinasabi ko kaya yung scale na may dimension, yung isang ano lang, pag may perfect square siya, pag ganito guys. Ito yung sample niya. Ito, 100 for both sides. Pag in-scale ko to siya, pag scale ko tayo, bagawin ko ng 50. So, 50. Ito siya, guys. Pag perfect, pag mag-scale ka ng perfect square. So, gusto mo malaman paano scale? So, ganito. Scale. Type AC. Enter. So, select the object. Ito. Okay. Then, enter. Then, specify base point. Then, click mo yan. No, see? Pag mag-scale ka, ganyan kalaki. Okay. Ganyan, pag gusto mo malaki, pag palakihin mo, example, 500. Yan. So, naman yung laki. So, scale mo as per your dimension mo. Scale. Wait. Scale. Reference. Ay, may problema sa ano ko ah. Scale. Okay, type mo yung reference nyo guys, R. I-click mo from point to point. Okay, so tinatanong kung kano yung length, so 50. See? Nagpalo siya guys. So yung dimension niya is 50. So, equal din, pag perfect square siya. Okay? Sorry kanina guys, may problema.
triangle, rectangle. Ano ko lang yung difference nyo, guys? 70. Scale. So, type mo yung reference mo. R. Enter. So, from point to point, gawin mo 30. Okay. So, see? Ang nag 30 dyan, ito lang. Yung isa, hindi. Ito yung siya, guys, ha? Ulitin ko. Polyline is 70. Or 50. 70. Para makita may dimension, okay? Type R. So, select the reference from this one to this one. Ang gagawin mong T. Yan. See? So, yung nano niya 30, yung taas, isang side lang. Hindi ka ulat pag perfect square. Halimbawa, may perfect square kayo. Ulitin ko na naman. 50. 50. Okay. 50. 50. So, pag may dimension kayong ganito, guys. Adjust ko muna yung ano kasi napipress yung ano eh. Settings kasi itong dimension. Dapat kasi ito may ano eh. Space. Okay. Pag in-scale mo to siya. Type reference. Okay. 30. Makikita mo sa dimension mo, parehas both sides, 30 yan siya. Okay, guys, yan. So, kumana ang scale, okay? Sa offset naman, guys, madali lang yung sa offset, parang magka-copy-paste ka. Pero, space, offset. Copy, parang ganun yung copy and paste. Pag may copy and paste ka lang na yung dimension. So, offset ganito. So, nabawa, may line ka. Yan. Offset mo ng 20. So, offset, type O. For offset. Ano ba yung distance na gusto mo? 30. Yan. Layo, 30 ha. Ito yung 30 niya. Mamacheck. Offset, type O. Nabawa, 10. Okay. Select object. Okay. Parang nag-copy-paste ka rin, di ba? Yung copy-paste last time. So, CO. Yan. So, ano din? Offset. Ano ba ito? Offset mo tag 2. Offset. Specify offset distance. So, 2. Enter. Kung sa loob. Yan. Paano i-check? Madali na i-check yan. Space niya 2. Ang dimension niya. Yan o, 10. Okay guys, yan ang offset. Ulitin ko ha. Pag offset, parang kakopy ka lang dyan. So, pag may line ka, sample. So, type O, offset. So, tinatanong sa iyo dito sa ano,
dito guys, ano yung dimension mo? Number what? 3. O, type mo 3. Okay. Yan, space. Kung check mo yung space niya, pares din yan ng, pares din yan ng magka-copy ka. So, ganito yung Google Copy. Copy, CO. Click mo. Tapos, tanong mo magkano yung distance ng Google mo? 3. Ayan. Parehas lang. Pero mas, ano, mas madali yung offset. Okay? Pero, both naman guys ay useful. Okay? And next is, offset is erase. Oh, alam, yung pinakaano guys, yung erase. Yung erase guys, ganito lang. Type E, enter. Yan, erase. Okay? Ulitin ko, erase. Type E. Yan. Pag may erase ka ng object, yan, erase. So guys, pag ano naman, gusto mong ibalik yung na-erase mo, type undo, control C. Okay? Yan ang erase guys ha. So, ulitin ko, extend. Ulit tayo ha. Pag may polyline tayo, extend. X. Okay? Yan. Yung line ng polygon, line 10, tapos shape angle 45. Yan. Hit masyado to. Pero ano lang, as for example, check yung dimension. Yan, 45 degrees. Litin natin yung malaki. Polyline. Okay. 20. Okay. O gawin natin 20. Then shape angle 60. Wait. Polyline. Okay, 60. Enter. Shape angle 60. Ayan. Yep, tama to guys. Hindi tama, ulitin natin. Yan, 60. Okay? So, next is scale. So, yung scale, pag may, ano, pag may perfect square ka, 30. Okay? So, kanina, yung scale na pinakita ko, pababa. Paano yung scale natin pataas? Okay? Scale. Adjust ko muna ito guys kasi yung mouse famous ang mouse ka. Scale. Reference. Okay, enter. So, from instead of 30, gawin natin 500. So, from point to point, 100. Gawin natin 100. Ano yung check? Yeah. Yan ang skill guys. Pag perfect square. Pag hindi perfect square. Bawa. 50. 30. Wait. Wait. Ulit. Ano yung mouse ko? 50. 30. Okay. 50. Dimension. Dimension, guys, is DLI. Okay. Shortcut for dimension, DLI. Pag scale mo yan, scale. Yung mga ano talaga yung ano, sandali, guys. Scale. Masa reference 30. Oh, see? Yung 50 mo naging 30. Tama. Pero yung weight niya nag-iba. Okay? So next, come on.
So, erase yung text, guys. So, paano gumawa ng text? So, yung text kasi, guys, may dalawang klase yan, multi-line o single-line, single text. So, pag multi-line text, dito ko lang sa annotate. Ayan. Pag multi-line text, kahit ano yan, type mo, drag mo yan. So, AutoCAD. Caps lock, AutoCAD. Sample muna text case. Ha? So, pag gusto mo palitan yung height niya, just highlight this one. Then, gawin mong type ka ng anong, ano mo, 10, 20, 5. Gawin natin. May kita nyo, 10. Okay. Pag babaguhin mo yung size niya, 15. Okay. Ito yung multi-line. Okay. Daming line. Yung single text, guys, parang isa lang. Single line. Tapos, ganun din. Standard na kasi ito, guys. It's exact is 3. So, dito mo lang yan. Ano yan, guys? I-edit. Pag hindi ma-edit yan, dito mo i-edit. Type CH for properties. Dito mo siya i-edit. Height 10. All itong mga text na to, guys, pwede mo siyang i-edit through properties. Maliban dito, ito si icon command. So, pag mahirap ka dito sa gumamit ng mga icon commands, punta ka sa shortcut. Okay? So, it properties niya. Ito yung text na. So, hindi siya magkapares kasi ito. Yung isa lang. Ito. Yan. Ito yung properties na. Type CH. So, pag paplit yan. Malaki yan. Pag gagawin mong 5 yan, malilate ka ng text. Okay? Ito yung properties niya. 13 lang ang lalaki. Ito yung multi-line, guys. Marami yan. Pag itong single line, isa lang. So, no. So, 20. 20. Malaki yan. Okay? So, gusto, parang gusto, pero ang text kasi, guys, pag gumagamit ka ng AutoCAD, may queue leader siya. Yung parang may arrow. Pero mas maganda, yung may arrow, kasama na yung text. Ha? Magagamit natin yan mamaya. Ito. Ito yung tawag na key letter with text. So, ganito yan. Example ko sa inyo. Q. Type Q letter. Ito. May arrow na siya. O, ganyan lang. Then, specify text width. 20. Then, tanong kung anong text. AutoCAD. Example only. AutoCAD. So, see, maliliit siya. So, i-adjust mo lang ito siya through properties. Yan, CH. So, CH. Yung line niya. Yung arrow niya, palakayan natin. So, gawin natin 5. Hindi masyadong maliit yung arrow. 5. Okay ba? Pagkain natin yung malaki talaga. Yung masing laki. 20. Yan. Yung text naman, pwede natin gawin to sa properties niya. Si H. Properties. So, may text dyan. Yung text niya, height. May edit dyan. So, 50. 50. 10 lang. So, highlight. 50.
50. Pwede mo itong ma-edit, guys. Pag-isentro natin yung text. It's... Yan. Kahit saan yun, guys? Oh, see, ganyan yung advantage niya. Sumasama yan. Oh, hanapin yung text niyan. Ito. Yan. Sumasama yung text at yung arrow. Gagawin, gumagamit ito nito guys pag magtataging ka na ng mga device, gadget, mag, gumagawa ka ng text, mag-name. Okay? So, isa-sample lang ko tayo mamaya kasi may sample tayo na may sample tayo na drawing kung paano gumawa ng blocks. Ganun. Okay. Sumasama yan. Ano mo lang yung center dito? Justify. Anong option nyo? Ito ba isa? O vertical? Basta, depende sa settings. Anong gusto nyo? Okay? Pag gusto mo palitan naman to, just... Wait. Wait mo lang ang line. Yan, ito yung Q letter. Okay? So, if 8. Press pa ba? Naman tabi. How to make blocks. So, actually guys, ito na yung ano, nasa ano na tayo, yung layout thing. So, una, gagawa muna tayo ng blocks. Okay? So, punta tayo. May sample akong drawing to. Pupunta natin. Open, pag-open pala ng files niya, ganito guys ha. Open. Yung ano, yung icon ng CAD, click mo lang. So, open. So, may ito. Ito yung outline. So, actually, ito guys, mayroon akong video dito sa YouTube yung ganito. So, kasing ano lang ito. So, ito yung blocks. Ito yung plano guys. Sinama ko siya lang ito. Ito siya, sinama ko to siya ito kasi magka ano lang to siya, yung kagamitan niya is pare-parehas lang. Okay? So how many blocks ko kopyahin ko lang to. I-copy ko. Tara natin dito sa arc. Only 8. Only 8. Okay? Kung natin dito. So, how to make blocks? Yung ang blocks is it, guys, pag ikaw nasa, ano, nasa AutoCAD draftsman ka sa mga electrical, ang dami kasing mga devices, gadget. Paano ba gumawa? Pag-isahin race ba? Ang blocks yung pag-isahin. So, ito isang block, ito isang block, or ganito, group as block. Okay? So para madali na magano para sa pagtrabaho mo ng layout, mag-layouting ka madali lang matrace at ibibigay ko sa iyo kung anong purpose bakit tayo magbo-blocks and layers kasi dito tinuturuan ko sa inyo paano gumawa din ng layering. Okay, so paggawa ng blocks, so halimbawa ito guys, ito ay by the way guys, dapat kasi pag papasok kayo sa ano draftsman kasi ang draftsman maraming system, electrical, mechanical, landscape, furniture, architectural. Kung dito ka sa electrical o MEP, alam mo yung mga ano, mga symbols and legends. So ito guys, is sample to sa mga symbol and legends. So ito i-apply ko lang dito kung paano gumawa ng blocks, paano maglagay para makita din niyo, okay? So ito guys, is lead din to for power. So power pag itong ganitong ano sa power pag single. Ito, power pag double. Tapos ito, power for TV. At ito, power for water heater.
So, pag gumawa ng blocks, parang nabibigay tayo ng pangalan nito. So, blocks, type B. Okay. Example, power. Power does simplex. Simplex, okay. Then, take the point. Select object. Ito. Then, okay. Yan. Block na to siya, guys. So, ito yung pangalan niya. Power simplex. Okay. Yan. Turo ko lang. Ito, power duplex. Okay. Atomic blocks. So, blocks. B. So, papangalanan mo yan. Depende sa ano yung papangalan nyo, guys. Ah. Power duplex. So, pick a point. Select object. Enter. Oh, block na yan. Power duplex. Power simplex. Ito. Okay. Then, listen natin. Power. Plus TB. Okay. Click. Ito lang guys. Palayas lang yung setup. Okay. So, dito na yung power table. Then, this one. Block B. Power. WH4 stands for water heater. Okay. What? Okay. Yeah. So, naka-block na to siya, guys. Okay. Ang purpose kasi ng blocks nito, nakalagay dito sa pangalawa, ito. Malilito ka sa pagbilang. So, dapat yung devices mo naka-block or naka-layer para magdali magbilang. Okay? Yan ang purpose niya, guys. To quantify yung mga devices o gadgets dito sa CAD, mas maganda kung naka-block siya or naka-layer. So, that's why tinuturo ko sa inyo paano gumawa ng blocks muna bago tayo magbilang. Okay. So, ito. So, ito yung sa electrical system naman. Ito yung sa mga fire alarm system. So, kung ano to guys, ano tong mga system na to, makikita mo to pag pumupunta ka ng SM. Pag marami ito sa ano, sa may mga, pag ano, makikita mo sa taas, magayang ka, may mga smoke detector, heat detector, para na power. Alam niyo mga power, CCTV, speaker. Makikita mo yan. Pag ano, alas makikita sa mga same. Okay? So, ito. Ito, smoke detector. Gagawa natin ng block yan. Smoke detector. So, smoke. Natin nila. B. Okay. Then, so, may kita mo yan dito, guys. Oh. Ito naman, sounder. Block. Click. Select object. Okay. Ah, ano pangalanan na? Pangalanan natin yung sounder. Click. Select object. Okay. Block. Manual cool point. Yan. Ito muna guys, kasi marami. Ano ba? Hindi ko muna itong gawa.
Okay guys, pag layering kayo, dito tayo sa layering. So, layering, parang inilayer natin kung anong pangalan niya. So, paralam system, electrical system, mechanical system, plumbing, ganon, HVAC. So, dito yan mangyayari, layering niya. So, halimbawa ito, since ito is power, so gagawa tayo ng system niya dito, power. Okay? Nandito na tayo sa layering guys, ha? Layering ko man. Power. Okay? Oh, wait. Power. Okay? Paggawa pala guys, dito sa layers, just click na to, power. Okay? Mawa, fire alarm. Okay. Fire alarm. System. Okay? Kung gusto mo yung power mo, gusto mo kita ng kulay. Yan. Blue. Okay? Tapos yung fire alarm mo, palitan mo rin ng kulay. Blue, pink, magenta. Ayos lang. Okay? So, ganito guys. I-distribute natin to dito sa plano. So, una, ay, ito kasi guys, one thing guys nga, kung nagtubaw kasi may EP, dapat yung plan mo is nakakulay gray at saka kalak. Kasi masakit sa mata o pag ginaganyan mo yung UCS mo. So, gagawa ka ng layer for art. So, I think meron akong nagawang art plan. So, ilalock mo lang siya guys. So, ang purpose ng lock, na hindi siya ano. See, pag hindi ko nakalock guys, see, ganun. Naka-layer na to siya sa arc plan. So, pag ilalock mo yan, hindi na yan gumagalaw, hindi na yung umiilaw. So, hindi masakit na mata. Okay? Pag i-close mo yan, ito nakalock. Pag i-hide mo yan, dito, mawala yung plano mo. Ayan. Ito dito sa layer. Arc plan. Itong arc plan na to guys. Yan. Wala. Yan ang purpose ng layering. Okay? Matindihin nyo guys, mamaya-maya. Okay. Ito, bawa itong power na to. Ito. Ilalatag na. O dito to. Ano lang to guys, sample. Sample layouting. Kung ikaw electrical, sample lang to. Okay? So, power. Okay man dito. May time pa ba? O mayroon pa. Okay. Oh, wait. 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 Okay. So, mapiling lagyan natin ang power. Sandali na. Sample lang muna ito guys, ha? Okay. So, TV. Power mo sa TV. Hindi yan. Ito. So, may saksakan ka dyan. May saksakan ka rin dito. Is muna natin to. So, see, yung tinuro ko sa yung command na mirror, ganyan, MI, then, see, mirror na guys. Ano? Last time, tinuro ko yung mirror. So, MI, okay, click the object, then, right-click mo yung mouse mo, oh, wait, MI, select, may problema talaga sa mouse ko. Shift, right click, okay, mid between two points. So, ito yung two points mo, higit na. Then, escape. Ayan. Meron na ka, naka-mirror na. So, typical kasi itong kwarto to, so ganito. So, TV. Ito guys, mirror, MI.
So, naturo ko na yung paano gumawa ng blocks, guys. So, ito ang tinuturo ko sa iyo, paano ng layer. Okay? Paano gumawa ng layering. So, paano pag gumawa ng layering, i-ano ko muna to. Ilalagay ko, distribute ko muna yung mga device. Para, ano. Maganda. Okay, yung TV. So, copy, CO. Copy, hanap ko ng reference point. Yung gito. Ito, reference niya. Okay. Ayan. So, pag hindi straight, gawa ka ng line. Okay. Straight, okay. Then, tagtagan pa ng power natin. So, copy tayo ng power. Okay. Ito, guys, aspira, no? Pag gumagawa kayo dito, guys, pag drops man na kayo ng ganito, yung mga lokasyon na to, yung mga engineer nyo na yung magsasabing saan maglalagay ng ganyan, ganitong klaseng power, either simplex ba o duplex. Okay, guys? Wala po ng duplex to. So, ito yung water heater. Dito talaga yung water heater kasi ay, wait. Kitchen. My. Right click, mirror, right click, is the best point. Pag mid in between yung gitna niya, guys. So, ano mo lang yung... Ayan. So, adjust mo lang. Okay. So, itong layout na to, guys. Ituturo ko ang sample nito, ha. So, nag-layout tayo. So, nag-layering tayo. So, ito dito na tayo. Balik tayo. From dito, how to make blocks, how to use layering command. Okay. So, natin yung layering, guys. So, layer na to. So, layer natin yung halimbawa, itong layout na to, ang layer natin is power for TV. Oh, TV pa. So, pag gawa ka ng layer, type mo yan. Power TV. Kung i-layer mo lang, guys, ha. Okay. Ito ng kulay. Black, isa lang. Power is TV. So, ililayer natin dyan. Ipapangalan natin dyan. Parang nag-naming tayo. Power and TV. Okay. Then, ito. Okay. Power. Yes. Okay. So, ginawa natin yung black. So, template. Ito. So, right-click mo. So, then itong water heater. So, ano natin water heater. Power. So, ito yung dalawa. So, click similar. Abuse sila na ng dalawa. Ayan. Ito yung pag-layering, guys. Yung, ano, tinatag na. So, ito yung layout natin. Okay? Sina
pag mag-modify kasi ng drawing, okay? Tapos sabi nila, itong layout mo, tapos sabi ng engineer mo, i-hide mo yung ano, yung simplex power ng ganito. So, ikaw, hindi mo isa-isa yung magandiyan. Yan lang. Yan lang kung magay sa... Pag sinabi, nakita ng layout ng engineer mo to, tapos sabi na i-lock mo yung gamitin mo, i-hide mo, i-hide. So, ano naman yung didelete mo, isa-isa yan. Okay? Okay? Matatagalan ka, lalo na pag ikaw draftsman, tapos bilisan yung trabaho. So, dapat, kung na-layer mo to, so i-off mo lang yung ano, i-off mo lang yung simplex power na yan. Ayan, hindi ka depress yan. So, ang layout na tira, yun, wala na yung simplex power mo. Or, isa sa, ano, isa sa situation, hindi ka gagawin ng layer. Pag i-delete mo, so, wait, balik tayo. Pag i-delete mo ito, pag sabi ng engineer, i-delete mo yung, ano, mo na lang gamit yung layer. Kasi pag i-delete mo, gagawa ka ulit pag ibabalik. Kasi may mga engineer kasi ano eh, hindi sigurado ipapadelete o hindi. So mas maganda nga may backup ka ba. So pag i-delete, pwede mo siya i-delete. Pero ayun lang, similar. Okay? Similar. So ito, mali-delete mo. Ayan. Pero mas maganda, ang purpose ng layering is ma-hide. Kung i-hide mo, yan, i-hide mo, layering. Okay? Power simplex, power na. Yan. Yan, naka-hide. Naka-freeze pa yan. Okay? Oh. Pati yung sample object, wala. Kasi naka-layer siya. Nabawa, ito naman ili-layer mo. Itong TV. So, i-hide mo yan. Yan. Naka-freeze, naka-hide. Yan. Itong water heater, naka-off mo. Pwede mo siyang gawin dito, guys. Pwede mo siyang gawin dito sa loob. So, paano man ibalik mo yan? So, yeah, ano mo lang, kung ano yung layer na gusto mo ibalik, sabos, sabi mo, ay, mali pala yung na-delete ko, ibalik mo. So, pag isa ng engineer mo ibalik, i-turn on mo na lang. Yan, turn on mo. O yan, balik. Di ba? And purpose, other guys, also these guys, yung ano, you know, another part kasi sa trabaho ng draftsman. It airing kasi backup to. Kasi backup to, pwede ka mag-count gamit yung layer, pero ang pinaka-ano talaga, quantify, magbilang gamit yung blocks. Okay? Ito pa yung tips and techniques. Okay? Pero bago tayo dito sa tips and techniques, quantify blocks and ano, if exploded. So, if not quantify blocks, if not exploded. Ito, blocks. Ito, diba? Ito, blocks. Ito siya, hindi siya basag. Pag basag, kanya XPE ito X then yan enter din siya ganito. So natapos natin to how to make blocks, how to use layering command. So, ito how to create basic multiple dynamic blocks. So guys, tick to para sa ano, mabilis yung trabaho. Pag ikaw ang gumawa, okay. Pag hindi ikaw ang gumawa, pwede sa test. Okay? So, limbawa ito. So, how multiple blocks? Yung isa na lang. Mag-layout ka, isa na. So, ito. Gawin kong sample ito. Ito, dito tayo. Ito yung gumawa, multiple blocks. Pero hindi siya, i-explain ko sa iyo mamaya, ano. So, i-click mo yan. Okay,
Editor, okay. Click, right click, black editor. Okay, may wala suba. Okay. So, nandito tayo sa black editor sa loob. Okay, so type mo insert. Insert. So, dito yung mga black na guys, so i-insert natin. So, power duplex. Okay. Yung water heater na wala. Saan mo yung water heater? Ito, water heater. Okay, guys. So, ito. Ito yung purpose na to para madali yung layout. Okay, close natin to. Ito yung main natin na pinuksan na block. So, ito yung power na duplex. Ito yung power sa TV. Ito yung power sa water heater. Ito yung dynamic blocks ang basic pa na gumawa. So, hanggang mo pupunta ka dito sa visibility. So, kikita mo yung visibility guys ito. Drag mo siya dito sa center point. Okay. So, pag gumawa ng dynamic blocks, ganito. So, apat to sila guys. So, ininame natin to siya dito. Punta dito sa visibility state. So, i-rename natin yan para ano. Power for TV. Gagawa ka rin ng isa. Visibility state. Power. For water heater. WH. Okay. Next. Gagawin ka rin ulit. Isa. Power. Simplex. Okay. Then, next. Isa. Uy, si Trump tumasok. Power. Okay. So, ito yung mga pang guys. Okay, so okay natin. So, power for TV. So, ito yung power TV. Pag magbukas yung power TV, itong tatlo, dapat naka-off. Okay? So, i-click mo to. Make visible to. Okay. So, pag powerful TV, ito lang talaga lalabas. Okay? Magbalik natin. Pag wala. So, make visible natin to. Okay. Then balik natin. Ito yung, okay, so powerful PWH water heater. Then, power simplex, ito lang. So, dapat naka-hide to. Enter. Then, make visible. Okay. So, enter. Okay. So, make visible mo siya lahat. Okay. Tapos, center mo siya. Center mo siya lahat dito. Pag-center guys ha, move. Enter. Yun yung center point niya. Tapos, dito yung center niya. Para, pag magbago-bago siya guys, isa lang yung location. Okay. Okay. So, natapos na. Close. Save. Okay. So, ito guys. Ito yung ginawa natin. Yan, di ba? So, pag power, ito, i-segregate muna to guys kasi nabago na natin to eh. Okay? Ito na, dito tayo.
ito yung multiple blocks. So pag power TV, yan. Pag power WH, power WH yung labas. Okay? Pag power simplex, yan. Pag power duplex, yan lalabas. So ang advantage nito guys, yung pag mag-layout ka. Okay? So copyin ko, i-ano ko muna to. Example ko muna, i-copy ko tong plan. Copy ako ng plan para sa inyo. So, nandito naman si ano, UCS. So ibalik natin siya dito sa gilid guys. UCS. Icon. Tapos NOR. Okay, nandiyan na sa gilid. So ito, delete natin yung ano guys. So ito naka-layer na to. So i-hide natin. So, ikaw nga, as a CAD operator, para madali kang matapos mag-layouting, maglagay ng mga device, mga gadget, madali na para sa'yo. Okay? Bawa ito. O, gagawa ka ng power ng TV, a duplex. Ano mo na lang. Rotate. So, another, okay, tapos ito yung duplex power mo, tapos tabihan mo ng power ng TV. I-copy mo lang. Tapos galitan mo ng power ng TV. Yeah. May power TV ka na. Oh. Isang duplex, may power TV ka pa. Oh. Copy mo ulit. Rotate mo. Ayusin natin. Para madali yung ano. Ito. Wala ng duplex. Simplex. Okay. So ito siya, pwede mo siyang layer, no? May power simplex na nga dito eh. Yellow. Ito, hindi siya power simplex, power duplex to siya. Wala, gagawa tayo ng power duplex. So I hope may time pa tayo guys. So don't worry guys. Hindi siya pwedeng katulad ng ginawa natin block na isa-isa guys na pag sinilik mo ng silik similar. hindi siya katulad nito. Ah, saan ba 'yon? Nawala na. Napago ko na pala yung block. Isa lang siya. Okay? Ito. Hindi siya may kiklik, silik similar. Okay? Okay, so mag... Ganito
Ganito siya, guys. So, ito yung multiple blocks. Paano gumawa ng multiple blocks? Yung madali lang magpalit-palit. Ang problema nito yung pag-quantify. Okay? Hindi mo siya mag-quantify. Hindi mo siya ma-select similar yan. Yan. Hindi siya ma-select similar. Oh, na-select similar na natin kasi pareho sila ng layer eh. Okay? O, tingnan mo natin ito. Select similar. O, diba ito? Hindi na-select. Pag gagawin natin itong duplex, masi-select din siya ito. Okay. Ito, ito. Ay, dali. Duplex. So, pag gagawin natin itong layer na nga, no? Power in duplex. Yan. Select similar yan. Masisilik sila. Pag i-quick properties mo, pag magbilang ka, magbilang ka, properties, may apat. 1, 2, 3, 4. Pero pag ito, palitan ko ng ano, simplex. Tapos, layer niya ay simplex. Simplex. Hindi na siya mabibilang. Ito na lang tatlo. Okay. Yan. So, ganyan guys. So, ito, na-discuss ko na tayo sa inyo how to make blocks, how to create basic blocks, how to make layering, how to quantify blocks if exploded. Ito, how to quantify blocks if not exploded. Ang ito na lang yung pinakahuli if not exploded. So, paano ka magbilang pag basag to guys? Paliba, yan, basag yan. Paano mo bibilangin yan? Kasi may mga nagbibigay siya ng drawing na basag, hindi kompleto eh. Paano mo siya bibilangin? So ito guys, mabibilang mo tayo ito kasi maliit na yung plano. Konti lang yung ano. Paano kung marami pag basag? So ang gagawin nyo guys, ang technique dyan, ano mo nakikita ko sa video, ay ginagawa ko ng circle yan. Binibilang ko isa-isa at i-denoble tick ko yan base sa circle. Maganda may circle guys. Yung ba? At ito mo, bibilangin mo, select similar. Properties. Yan. Walo. One, two. Mali. Si lima lang. Basag kasi siya, guys. Yan ang problema. O, see? Lima. One, two, three, four, five. See? Pag i-click mo kasi ito, pag basag, ano din guys, pag ano, pag masama mo yan, isa. Tapos isa. May click mo yan. Yung lima, maging anim yan. Ano? Sumura na ito sa sampu. See? 18. Kung ito lang, walo. Kasi may na ito. So, pag i-click lang yan, manual, yan ang pinakahirap guys pag mag-ano ka ng sabog. Tapos, pinaka-challenging siyang magtrabaho ka, bibigyan ka ng drawing na sabog. Yan ang problema. Okay? So, ito guys, kung gusto po ng further explanation itong apat na to, may kita nyo ito sa ano, may mga sample video ako nito. Ako, nag-post ako data sa LinkedIn last time at meron ako mga video dun sa ano ko, either sa Facebook page ko at saka sa YouTube ko. Bisitahin nyo na lang, okay? Kung more explanation on this one. So, hanggang dito na lang tayo at hanggang magkita-kita pala tayo hanggang next Friday ulit at tuturuan ko sa inyo paano mag layout, paano gumawa ng title block, paano gumawa ng layout para ano, marunong na mag-drawing, mag-layout ng drawing, paano i-layout, gagawa ng legend, saan ilalagay yung legend, paano gamitin yung wipeout pag puno na yung ano, puno na yung layout mo, may insert ka pang legend at mga ano blocks. Yun, tuturo ko sa inyo. So hanggang dito lang tayo guys, hanggang sa next video ko. Hanggang sa next video ko, hanggang tutorial pala natin, okay?
Babayan, God bless. Thank you po for sharing expertise and knowledge, guys. Guys, if you have any questions or queries, this is the right time to ask your question. You can leave your questions on the chat panel and we will let Sir Gilbert answer all your questions. So from JM Calales, Sir Gilbert, is there any opportunities po sa mechanical designing dyan po sa Middle East? I am currently learning din po ng SolidWorks and Fusion 360 po. Actually, kung ma'am, sa pagkakalam ko yung SolidWorks at saka Fusion 360, hindi ko kabisado dito. But for mechanical designing, through HVAC design, plant design, marami dito. But dito kasi sa amin, ma'am, sa Muslim Construction, yung mga design kasi galing na sa ibang bansa, mga sikat na designer. Tapos kami na yung ano, gumagawa dito for shop drawing and design concept. But mostly shop drawing yung ginagawa namin yung draftsman. Shop drawing or coordination. Sir, another question from Rayvon Garcia. What is the difference of AutoCAD and SolidWorks? Ano po ang mas prefer nyo? Wala akong idea masyado sa SolidWorks, ma'am. Pero sa akin kasi ang AutoCAD news, mostly yun ang ginagamit na dati. AutoCAD. Kasi di AutoCAD, tapos Navisworks, saka Revit. Yun ang ano ko, specified. Pero yung SolidWorks kasi, at saka dito sa Saudi, wala masyado, ma'am. Wala akong nababalitaan. So, for me, ha? Hindi ko alam na ano, ibang. Thank you, sir. From Peter Paul Harina po. Kapag nakagawa na po ng block, pwede pa po mapalitan yung base point niya nang hindi na iba ang location ng block sa drawing? Ang paggawa kasi ng block, depende kung saan yung base point na nilalagay mo. Kung bagbabaguhin mo, gagawa ka na ng bagong block. Okay po. Okay, sir. Parang wala na po yatang question. So, thank you po, sir, for sparing us your time po. See you po okay on po, next Friday. Okay po. See you po next Friday. At sana natutunan po kayo sa akin. Yes, sir. Thank you po sa mga participants. May series pa po tayo next Friday. So, thank you, Sir Gilbert, for sharing your expertise and knowledge to us. Thank you for your participation. We hope to see you again on our next session. So, see you on next Friday po.